Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo ang mga bagay na inyong nasaksihan
ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan ng kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito ay, at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. March 6 po ngayon, Miyerkules, sa third week of Lent. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa na ang simula ng malalim na karunungan at malawak na pangunawa ay ang malusog na takot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ulitin ko lang po yun, ano ho? Ang simula ng malalim na karunungan at malawak na pangunawa ay ang malusog na takot sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Nahayag po ang kanyang kalooban sa mga kautusan. Mahalaga rin pong nakikita ng iba ang pagtalima natin sa kautusan. Hindi para ipagmalaking marunong tayo o mapangunawa, kundi para ipahayag na gumagawa sa atin ang dakilang Diyos. At dahil ito'y kanyang kaloob, nararapat din po na pag-ingatan natin ito. Ang karunungan, ang pangunawa, at ang kautusan. Ang sabi ng mahal na pong Jesus Nazareno, sino mang magpawalang halaga kahit sakali-itliit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. False humility po ang tawag pag ikinukubli natin ang mga bunga ng malusog na takot sa Diyos. Hindi po ito mabuti kung paanong hindi rin mabuti ang false pride o pagmamalaki nang wala namang maipagmamalaki. Wala pong mabuting na idudulot ang pagpapanggap na maliit o pipitsugin para hindi ma-insecure sa iyo ang iba. Siguro ay yung iwas-away, yun siguro. Kasi kapag ka nagmamaliit ka para hindi ma-insecure ang mga insecure, ay di hindi ka na nila aanuhin. Hindi ka na nila pakikialaman. Hindi ka threat sa kanila. Pero hindi po mabuti yun. Dahil itinatago natin ang kamay ng Diyos na gumagawa sa ating buhay. Hayaan mong mahayag sa'yo ang mga bunga ng Espiritu Santo. Nadadakila ang Diyos sa pamamagitan nito. Na-encourage mo rin ng iba dahil sila man ay pinagpala rin katulad mo. Sa madaling sabi, mga kapatid, pag sinusunod natin ang mga kautusan ng Diyos, lumalago po tayo sa karunungan at pag-unawa. At sa ating karunungan at pag-unawa, nadadakila natin ang Diyos at nakapanghihikaya tayo sa iba na gawin din iyon. Kung hindi, tutuklawin po tayo. Tutuklawin tayo pabalik ng sarili nating mga pagpapanggap. Lalasunin ang ating kasiyahan. Magiging bitter tayo sa halip na better. Pag nagmamaliit po tayo, may bahagi sa ating pagkatao na nagpupumiglas. Bakit po kaya? Dahil pinabubulaanan po natin kung sino talaga tayo.
At sino po ba talaga tayo? Mga anak din po tayo ng Diyos na ginawa niya sa kanyang hugis at wangis, na lubos din niyang kinalulugdan. Kung may diretsahan pa pong katotohanang hatid ang ating mga pagbasa ngayong umaga na hindi pa natin nababanggit, maaaring ito po yun. Hindi po tayo malayang gawin ang lahat ng magustuhan natin sa ating mga buhay na walang pagpapakundangan sa mga niloloob ng Diyos na nahayag sa kanyang mga kautusan. Ulitin ko na naman para bigyang din lamang. Ito po yung sober truth na iniiwan sa atin ng ating mga pagbasa. Hindi po tayo malayang gawin ang lahat ng magustuhan natin sa ating mga buhay nang walang pagpapakundangan sa mga niloloob ng Diyos na nahayag sa kanyang mga kautusan. Ang mensahe po sa atin ngayong umaga ay nagpapatotoo sa wisdom ng malusog na takot sa Diyos. Ang grasyang ito nawa ang tanggapin natin ngayon. Mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming lumago sa karunungan at pag-unawa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya, upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Dahil ang mga batas din pong ito ang nagpapahayag ng kanyang kalooban. Sa bawat pagdalangin at pagpapahayag ng ating pagsunod, ang atin pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng mga biyayang pantulong sa pagsunod namin sa iyong mga utos at maitaguyod nawa namin ang pagsasakatuparan ng iyong pangarap sa yapak ng aming Panginoong Hesukristo sa tulong ng Espiritong Banal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa gitna ng
sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig ng buhay. Pakundangan sa paghahain ngayoy aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Maraming salamat po. Ako'y iingatan.
sa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagpantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisintak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, sana'y ahintulutang mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, katakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisintak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman. Sa ating healing mass and service sa darating po na March 7, 2024, araw po ng Huwebes, bukas na po ito, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos at ang medium size po ay 1,000 pesos at ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office ay tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes po at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagigindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,